Hello mga kabibe! Welcome back to my channel. This is me again, the Wang's Vlog Official. And for today, meron na naman tayong panibagong tutorial. And this is about GCash. And meron ako ditong GCash. Ayan. For today, ituturo ko naman on how to link your GCash MasterCard on your GCash app. Before that, yung mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin, lalo na kapag first time nyo sa aking channel, please click the subscribe button and the notification bell for more upcoming tutorial videos. So, tara na! Wala nang intro-intro. Let's start! Meron akong GCash MasterCard noon, pero kinurap siya ng PND. Oh, no! Sa Pure Gold, nung nag-withdraw kami, hindi na niya nilabas ulit. So, napabili ako ng bagong GCash MasterCard. Ito yung bagong repacking niya ngayon. So, pwede kayong bumili sa mismong GCash through online and 150 pesos siya kapag sa mismong GCash kayo bibili. May nabibili din sa mga 7-Eleven. Hindi ko lang alam kung magkano sa 7-Eleven. Pero meron din sa mga online. May mga nag-online na din neto. And online ko lang din siya binili. Sa Facebook page ko lang siya nabili. Kapag sa GCash mismo kasi, matagal bago dumating. Kaya bumili na ako sa Facebook page lang ng Batang Punta. Ngayon, i-open ko. So, naisipan kong i-vlog na rin para sa mga nagtatanong kung paano ba i-link yung GCash MasterCard. Ito, yung GCash MasterCard sa GCash app natin. Okay? So, first, pumunta muna tayo sa GCash app. Open natin yung GCash app natin. Ibababa ko na lang yung link ko below. And pagka-click nyo nun, diretso na kayo sa GCash application. At pwede nyo rin siyang i-download sa Google Play Store. So, start na tayo. Punta tayo sa GCash app. Meron tayong nakikita dito sa taas. Ayan. Click yung upper left. And then, makikita nyo yung profile nyo doon. So, dapat yung GCash nyo ay fully verified na. And then, after that, click nyo yung My Link Accounts. Ayan. Pagka-click nyo nun, i-click nyo itong GCash MasterCard. So, ayan, to link your GCash MasterCard, you should know your card number. So, yung card number is yung nasa harap ng GCash MasterCard. Ito, yung nandito, ayan, yung GCash. So, the 16-digit card number can be found in the bottom left corner of the card. So, nandun yun. And then, i-click nyo lang yung link card. Tapos, magpa-pop up siya, enter your 16-digit GCash MasterCard number. So, kailangan tama ang ilalagay yung GCash number. Yung nasa GCash MasterCard nyo, yun yung ilalagay nyo. Itatype nyo dito. So, itatype ko na yung akin. And then, i-click nyo lang yung link card. But before you click, make sure na tama yung nilagay nyo GCash or yung 16-digit na nakalagay sa GCash MasterCard ninyo. So, i-click natin yung link card. Ayan. Meron na yung magpapakita ang GCash MasterCard linking successful. Your card has been successfully linked to your GCash account. You can now start swiping in all MasterCard affiliated stores. Ayan. So, kapag ganyan na yung lumabas, it means it is successfully linked. So, pwede nyo nang gamitin yung GCash MasterCard ninyo. Makikita nyo dito, active. Ayan, so active na yung GCash MasterCard ninyo. So, ganun lang kadali guys. So, etong GCash MasterCard ko, nakakonect na siya sa GCash app ko. So, pwede ko na siyang gamitin sa lahat ng ATM machine kapag magsuswipe ako or magwi-withdraw ako. Basta may laman. Ayan, makaka-withdraw na kayo. And guys, kung ano yung pin nyo sa GCash app, yun din ang pin nyo pag magwi-withdraw kayo. So, apat yung pin na nilalagay natin pag naglalagin tayo sa ating GCash app sa cellphone, di ba? So, kung ano yung apat na numbers na yon, yun din ang gagamitin nyo pag magwi-withdraw kayo gamit ang GCash MasterCard ninyo. Maraming nagtatanong kung para saan ba ang GCash MasterCard. So, pwede na natin tong gamitin para mag-withdraw
Pwede natin siyang gamitin pang savings. So, ito yung ginagamit ko sa mga transaction ko online. Mabilis din. And may mga partnership sa mga store na din, sa mga mall. Meron na din nagtatanggap ng mga GCash. Sa mga kainan, nagtatanggap na rin sila ng GCash. So, madami purposes tong GCash na to. Paano nga ba i-download ang GCash app? Diba, ilalagay ko sa description down below. Pag-click nyo nun, diretso na kayo sa GCash app. Madami po ang paggagamitan ng GCash. Sa panahon natin ngayon, meron na ding mga tumatanggap na GCash sa mga malls, sa mga stores. Ayan. And pwede rin natin gamitin ang GCash sa paglo-load. Basta po may laman ang GCash app natin, pwede po tayong mag-load. And yung mga grocery store, tumatanggap na rin ng GCash. And yung mga online business, yung mga online na nagtitinda ngayon, GCash na rin ang ginagamit kasi mas madali pong gamitin ang GCash sa pagbabayad. Hindi po hassle. Kapag wala tayong hawak na pera at may laman naman ng GCash mo, pwedeng-pwede mo na siyang gamitin. So, ganun lang po. I hope this video ay nakatulong po sa inyo, lalo na sa mga gustong mag-download pa lang ng kanilang GCash app. So, again, this is me, Taweng's Vlog Official. Don't forget to click the notification bell and subscribe button sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin. And for more upcoming tutorial videos, kung may mga questions kayo or mga gusto kayong ipagawa ng tutorial videos, just comment down below and I'll try my best para gumawa ng tutorial videos para sa inyo. Again, thank you so much! Bye!